National now having the Faramis on their side. Again, may Claude sa side ng RQ Akira. This is still an answer against this uube strategy of Blacklist and National. Pero it still has to be executed well. And alam naman natin kabisado ng Blacklist yung mga ganitong klaseng labanan. Sagan, nakapag-flicker out na. Hindi ka siya mapatay ni Omay Venus. Pero this is still insane pressure coming off from the support duo of Blacklist and National. Maagang flicker din na na-burn dito kay Sagan. Magiging napak-importante niyan para sa first turtle fight kung saan wala ng ibang mobility spell ang Savior. At sa retry battle na yon, mananalo si King. Binate na lang, sabi ni Wise, I don't need to retry. Kailangan ko lang tanggal para hindi ka maka-invade. Para hindi ka nga maka-invade. At ayun na nga. Uy, ang ganda din ng mga snare na nanggagaling dito kay Sagan. But then again, okay lang kasi na matamaan ka kung may Estes kang kasama. Oh. And similar to game 1, yung rotations nila, diretso agad dun, no? Oh. Walking fountain, eh, no? Oh. Kumbaga parang, okay lang, hit me, I hit you back. Ikaw, may region ka, ako may region din, pero may heal pa ako from the Estes. Tapos ang malala pa nun is yung Estes mo, may pang-check push pa. Ayo. Gamit ang kanyang second skill. King. But look at King. Mukhang iikot lang. Nagtingin lang. Ayan na si Wise. Meron siyang sipa nito. Naku po, mukhang mahihirapan si Turtle. Ang RRQ Akira, do take note. Again, pwede niyang sipain yung mga hero sa lalapit sa kanya. And pagdating sa Turtle, syempre yung mga junglers, importante yan. Pwede nga niyang sipain yung gulong palayo ng Turtle. Eh, para lang makasigurado na siya yung makakapag-retry. And so far in this match, medyo RRQ Brazil, konting gold lead lang dahil nga sa kanilang napakabilis na rotation. And ito yung kapangyarihan, of course, ng isang backshot na sinabayan na rin ng Cho. But I do feel like sa turtle fight, kailangan talagang mauna ang RRQ kung gusto nilang pumalag. Okay. Pero mukhang hahanapin lang si Wise. Wise with a double dash, but look at the damage coming in from the Lapu-Lapu. Nice save! Coming in from the Cult Altar, but first blood still goes dito sa RRQ Akira. Pero hindi na si Edward, walang matatama na Electro Final Blow. Tekashi, naka two swords na, pero hindi siya makakakuha ng second kill. It's just a first blood and a possible turtle para sa side ng Brazil. Oh no! Pati yung Reyna nakuha nila, Tekashi with the play. Ito si Tekashi na galit na. Feeling ko nagkabulungan sila doon. Sabi ng RQ Akira, patashin mo muna, dali ulti ka. Pag nag-clash na yung Valentina, tsaka ako untugin. And nakakuha sila ng dalawang kill and yung first turtle ay napunta pa sa Brazil. Blacklist International behind by 1,000 gold. Pero buhay pa rin si Ohe. Hindi siya masyado nagugulo dito sa gold lane. And si Gusta Lagusa pa ngayon, parang napapahirapan. Kaya nga eh, nagpantalon na rin si Gusta Lagusa. Oh. Titignan natin yung items, no? Ibang build yung ginagawa ni Ohe. Oh, grabe. Galit na galit sa damage, no? Ito yung damage build talaga. Pero mukhang may mapapahamak. And it's again, oh my Venus, nahanap ng RQ. What a sequence of rotations coming in from Brazil. Natuto namin. Oo, ito yung strength din kasi nung kanilang movements. No? Nakita natin game 1, game 2. Alam talaga nila kung paano umikot sa mapa. Now, they have decent answers against the Estes. Kaya naman, ang gusto ng RRQ Akira is maging aggressive talaga. And si Tekashi, sinisimula niya na yung Brazilian cut. Kasi mas gusto nila, sino naman yung magsama-sama ngayon? Kumbaga, ito na yung sinasabi natin kanina, yung Brazilian ube. Oh, may ka, the purple yams. The purple yams. Nailabas na yung purple yams. The spicy purple yams. Ito na yung spicy purple yams. Tapos na si RRQ Brazil. Bukod sa kalamangan nila in terms of mobility, ano-ano meron? Kung may agents ang ube, may spicy purple yams, may spy! May spice! May spy lang. Hindi, spy. Agents, tapos agents. Spy. Hindi, ang ano eh, ang plural lang spy. Ay, spice. So, double meaning pa yun. Double meaning. Double entrada. Grabe. Pa. Spice. Spice. Ah. And everything nice. Play. And everything nice. Yung everything nice, syempre, gusto sa atin yan mapunta. Oh, syempre. Yung game win na to. Walang kabayas-bayas. Walang kabayas-bayas. Pero again, ito yung strength. Ito yung level of greatness din ng RQ Akira. Again, given the right draft and proper execution sa early game, talagang nakakapag-establish sila ng control. Question is, pagdating ng mid game, lalo pat lumabas na yung power spike nila Ohem, ano yung mga kaya nila gawin? Ano yung mga problems na kaharapin nila? Napapaisip nga rin ako eh, medyo nung una akala ko kulang sa damage ang RRQ Brazil. But then again, late game, King? May Sagan sila at Gusta Lagusta. But Haji, makakahila naman ang Koti Kitikashi. Forces fighter. The Bravest Fighter out. Nasi pa. Oh, Luis! Oh my Venus! Oh my Venus! Blessing of the Moon Goddess! But look at the damage coming in! BMI out! Makapag-secure na nga rin ng Turtle ang RRQ Brazil. Pero mukhang masasakripisyo dito si Kitikashi at si Sagan. Sagan, makatakas nga ba? Hindi na. Dahil babagsak siya. It's a 2-for-1. Pero mukhang si Edward ay madadamay din. The third
turtle goes to the hands of RRQ Akira as they still hold the lead. Grabe si Tekashi at si Luis Womi. Si Tekashi, sabi niya, sige, tatalon ko kagad yung jungler ng Blacklist International. And si Luis naman, kumbaga hindi pinayagan na uube yung Blacklist. Sinipa niya kagad si The Queen and nagkaroon tayo ng two separate team fights na sabi ni Gusta Lagusta, okay, magkakahiwalay sila, nandito yung healer, ito yung iblazing duet ko. And si Wise, wala siyang kasama. Napanay siya kagad. Ayan o, hinahati nila. Ginagawang two flavors yung ube, men. Ginagawang hopia. Alam mo yung hopia na dalawa yung flavor, men. Yung munggo sa kabila, tapos ube dito, dalawang laban. Oh, grabe. Hinihiwalay nila yung atensyon. Sabi nila, dapat hindi pwedeng magsama-sama kasi lugi tayo pag lime. Eagle spray. Kasi pag lima sila, ang dami ng hile. Now, hopia play, men. RRQ Brazil. With a hopia play, nahati talaga ang atensyon. And Luis, taba ng utak. Grabe. 200 IQ talaga yung ginagawa ng RRQ Akira dito. And again, ito yung specialty ng lineup nila. Kaya nilang paghiwa-hiwalayin ang Blacklist International. Even if sabihin natin magkaroon na ng pagsama-sama ang Blacklist, enough din yung firepower nila kasi yung Bravest Fighter, maraming tatamaan sa AoE. Yung Dawning Light, isa lang yung kailangan direksyon niya ituto. At yung isa pang kailangan natin pag-usapan, yung Blazing Duet. Again, malaking problem to sa side ng Blacklist International, lalo na pagdating ng late game. At napakaganda din kasi ng mga shot call ng RRQ Akira entering game number 3. Talagang alam nila kung saan nila hahatiin. Kasi isa yun sa mga kailangan talaga nilang pag-usapan. Hindi pwedeng magkasama yung Faramis tsaka yung Estes. Wala talagang mamamatay pag nagsama-sama yun. And if you review yung games ng MPL Philippines kung saan nangyari na to, anytime na magkasama yung dalawa, may mamamatay talaga. Pero si Oh My Pilos, kailangan makapag-ulti at buhay pa rin naman ang healer. Nandun na rin sa likod. But here comes the Blazing Duet. Nice para sa ultimate para ma-save. At si Riva nga pabalik doon sa Brazil at walang mamamatay. Si Sagan, low HP. Masusunog, boy! Yung Cult Altar at lahat-lahat. Napatagal, nasunog pa yung isa. Sabi ni Ohip, nakita ko na yan, boy, from 5 miles away. Pagka-flinger na Luis, nakapag-flinger din siya. And Blacklist International, eto na yung UUB. Once again, UUB land. Nararanasan na ng RRQ Akira. Do take note, they were behind by almost 2,000 gold. Pero isang flicker play lang from Luis and OF nang balikat kagad sa Takashi. Okay, pag 1v1 with the great one, mahirap to. Hindi ko i-advise yan. Dahil si Edward dyan. Sabi ni Edward, mag-isa ka lang eh. Sabi ko nga, ang requirement, 5. And yung 1v1 na yun, makikita mo na talagang medyo dehado pa si Edward doon. Grabe si Edward. Sabi niya, di naman ako babanato nito eh. Pag huling tira ng cannon, recoil kagad eh. Alam na niya. Maximum efficiency. Kay, alam mo, may isa pang ginagawa si Edward eh. May sa stream niya, sabi niya, kapag may plato pa, tapos wala ka namang kalaban, mag-recall ka malapit doon sa plato habang chine-chepe ng minions mo. Kasi kung may pera ka. Sabi niya, saan ka makakuha ng libreng 30 gold? Tama. Tama. 30 gold pa rin yun. Efficiency is real. Maximum efficiency. Businessman to si Edward eh. Oo, alam mo, nakapagpatay yung bahay niya. Nako? Diba? Businessman talaga. The Filipino businessman. The Filipino agent businessman. Grabe, alam mo, future secured. Iyan ang susunod na lalabang kay Butters. Tama. Ito, literal, yung Alekto final blow niya. Planado hanggang 50 years from now. Insured. May trajectory na may blueprint. Oo, increasing value pa yan. Kaya pag tinamakan ng Alekto final blow, alam mong may investment yan. Tapos yung Ivoran Arif. Kalkulado yan, boy. Baka businessman yan. Sabi ni Edward, guys, kulang pa din eh. Ito mo, pre, may kotse. Sasagasaan siya ng gulong, men. Insured to, men. Insured to, men. Ina-Ivoran na ilang. Sabi niya, kaya ko yan eh. Meron ako sakit dyan. So may dalang sipa. May dalang Way of the Dragon. At actually nakakatakot yung Way of the Dragon sa Valentina. No? Kasi kung isipin natin, dalawa yung dash niya. Pwede talagang gumawa yan. May sariling flicker combo yan. May sariling flicker combo. Tapos ang masama pa niyan, most likely magkakatapat yung dalawang jungler. Eh. Sipahin niyo pala yun. Tsaka may yung sipa niya masakit. Ay, oo. Hindi tank show to eh. Hindi tank show. Tapos yung scaling pa niya nasa magic. Oo, tama. Haji now. Forcing out RRQ Akira, these members to go out of the pits ng ni Lord. Pero Ohib, aray kong tirmahan ng Dawning Light. Pero may sarili siyang burst. Aray ko naman! Napakasakit naman nun! Filipino sniper, sabi ni Gusta Lagusta. Aray ko, tirmahan ako. The Filipino sniper, nagparamdam lang naman. Sabi niya, but
tinira ko eh. Oh, di ba sinabi niya, kumbaga parang pinakanta pa niya, umuwi ka muna. Oh. Lintik lang ang walang baway, sabi niya. Yung binaril ako, binaril ko din eh. Yung dawning light, oh, laser, galing malayo. Binigyan ng Rainer's apathy, oh, uwi ka muna ha. Sabi ni Gusto Lagusa, ba't mo kasi binaril? Ako itong linti naman, pero ito may nag-conceal. Kita na ni Gusto Lagusa sila, hadi dito, nahatak, hindi, na-touch yung invitation po. Pero oh my goodness, sila yung target dito, nandiyan na yung counter. Tekaki, grabe naman! Yung kanyang pagpasok dito, entering the area of Black Azir. Nasa sa liba tapos Edward with the blades. Pero the blades, nagpatamak na yung si Tekaki, pero napatay si Joe. It is Edward taking him down. 1-4-1, na naging trade off dito, Rome for Rome. Equal pa rin ang positioning ng dalawang teams. Wala pa nagsisimula ng Lord, pero magkakaroon tayo ng War of Attrition. King, hinahat si Lord, pero Haji, grabe naman. Uy, grabe yung pader! Grabe yung pader! Hindi magiging sapat! At babagsak si Oheb na sniper mo kanina, pinagraratrat ngayon. Gumanti ang RRQ. And this might just be a Lord take for the Brazilians. Pero nababawasan na si Tekashi. Tinakot pa ni Wise. Nandito na rin yung Blessing of the Moon Goddess. 3/4 HP para dito sa Lord. At hinahabol lang si Tekashi. Hindi na makakapag-shield with a Brave Spider na snare lahat ni Sagan. Pero konting pagpigil lamang dahil may heal din pabalik ng Reyna. Hinila pabalik. Nandito rin si King. Naghahanap sila ng angulo para sa Lord. Kailangan ma-secure to ni Wise kung gusto niyang kunin ang laro para sa Blacklist. Pero nandito na rin si Haji. Bumagsak na si Agent Zero. Sino nakapag-secure ng Lord? Oh! It's going to be Wise, the one true king, securing the Lord. At nakatakas pa ng buhay ang Blacklist. Agent Zero, saludo sa'yo. How? How, how, how? Pinagsabay pa yung pagpasok ni Haji at ni Wise. Again, walang usap-usap. Sabay lang sila pumasok. Pero sabi ni Wise, again, there is no such thing as free objective. Akin yan. Tapos ang masama pa nun, Min, sobrang klaro na nasa RRQ dapat yun. Flawless execution. Pero sa harapan kasi ng flawless execution, may isang tatalo dyan. Crucial killer instinct na meron si Wise. Oh my, grabe. Iba talaga ang pinapakita ng ating star jungler for Blacklist International. But of course, our star gold laner, Oheb. Nung M3, 87.5% ang win rate ng kanyang Beatrix ngayon. First time niyang lalaroin dito sa game number 2. Pero you cannot underestimate this. This is still the Filipino sniper on the side of Blacklist International. But we have to go back to that play. Wise securing that Lord. Mind you, tinapangan niya lang. Wala na siyang buhay at that point. Again, this is how the one true king moves. Haji, hindi niya nahatak si Claude, pero nahatak niya si Luis. Protecting the Lord. At wala pa sa pwesto ng RQ. Akira dito, nakita yung dalawang jungler dito sa may bush. At ano kung papasukin din ni Haji. Eh, tingnan mo to. Boss 4. Ay, actually, no. Boss 4 mid laner na nang zozone. Uy, grabe si Wise. Sabi niya, paano? Pakapin ng back siya para back siya din ako. Oheb! Oheb! Naku, sinilip ni Oheb! Pero may heal din naman. Galing dito kayo. May virus pero hindi magiging sapat yun dahil may anti-heal galing kay King. Nagkamali ng silip ang Blacklist International at nagbayad sila ng dalawa. Pwede ba mag-tatlo dahil nag-click and play dito si Luis na specified play. Galing dito kay Edward pero mukhang babagsak din siya dahil konti na lang. Mo-otoit na rin. Pamulkin para kay Lapu-Lapu at mukhang apat ang nawala sa Blacklist International. Okay. Parang ganun lang. Si Haji na lamang ang titira at ahabulin pa siya ni Tekaki. Matatapos nga ba ng Brazil ang laro na to? 10 segundo para kay Oheb. Haji, 1v4. Nakita na natin ginawa niya na to sa Pilipinas. Sa tanong ay kakawin, kahit ba niya gawin sa Brazil? Hinatak si Luis, papuntang base. Kanon, ito na natitira. Oh, got it up! Yung Crystal! RRQ Akira extends the series! This is the strength